Reaction nila po sa party mix is may discredit yung kasama. So, makikita niya na maya. And then, may RCAs left and right. Then, selection modes for part lights. Ay, ngayon, kulit ko natin siya sa PC. Tignan natin kung ano nangyayari sa kanya. Nakikita nyo rin sa screen guys yung virtual DJ na gamit natin yan. Check it. We need to check it. Nakikita niyo sa screen yung device detected. So, ibig sabihin na detect niya yung USB MIDI controller niya or MIDI connection niya. Wait. So, dahil default installer yung virtual DJ 810 hindi na diba ang gamit yung software nito. So, ang pwede na natin gamit is gamitin yung software ng PC pero makakontrol pa natin to this controller. Okay. So, lapit natin yung checker sa camera. So, kung makikita niyo sa PC ko ngayon is wala pa nakalagay na music pero bago lang na. So, turn muna natin yung mga basic parts ng controller nito. So, starting with the browsing pa rin. So, yung ginagawa niya is magsa-search yung selector niya ng music, then yung load 1 and 2 niya, since may deck 1 and may deck 2 rin siya, dyan siya maglalagay mamaya. So, first things first, the play button, cue button, sync. So, same na rin dito sa kabilang deck. Then, pitch fader or pitch blend, so whatever you want to call it. Then crossfader. Yeah. So nakikita niya rin guys kayo na nagsisynchronize yung software sa PC ko. So volume fader. And anyways guys, yung mga buttons niya is solid plastic. Even yung pinaka main material niya is made of solid plastic na rin, maririnig niya naman. Okay, then syempre yung mga EQs natin. Gain, medium, then low, bass. So scratch button, then headphone cues. Then pati syempre di mawawala yung chat mo natin. May pa-feel nito. So, yun. Try na natin siya ng music. So, almost forget guys, yung headphones ko na new mic. HF-105 headphones for this controller. Yan. So, try natin siya. Balik kita sa tripod ko.
So makikita nyo naman na discipline yung virtual DJ natin. Na-connected na siya through this controller. So, experiment tayo ng konti para siya rin. And syempre, hindi mawawalan ka. Hindi pa rin natin nagamitin yun. Yung mga hand tools na rin provide to me. Yung mga techniques. So, let's go. So, first things first. Dahil nakamit naman nyo sa suffer natin. So, hindi talaga kakakaya during this time. So, select to. Kita kayo gumagano siya. Ibang galing. So, pili tayo ng music. Wala yung basa ganda. Okay. So, DJ box. So, tumili natin dito is yung low release. So, load natin siya sa deck 1. For us then syempre nakita hindi kayo relax. So ganyan lang siya kala rin i-load up gamit ng controller. And actually guys, maganda sana kung modulo ang gabi mo yan para mas ramdam na rin yung effects na ito si naman part ng Pony School Lights. So, yan. First things first, syempre yung day buttons. Yan. So, nakikita ko yung nagsasabihin na siya mag-pay. Then, yun din yung another thing na mas maganda na features kapag yung controller ka, pwede ka mag-multitask sa software mo siya. Even kung pwede nang mixer na gamit mo, it's either virtual DJ or Serato, pero mas kanay ako sa virtual DJ, that's why yun yung natin yan. It's just the volunteer. So kayo lang, ako lang yung nakaka-relig ng music dito. Hindi lang nakarecord yung audio nito kasi nakaka-relig na tayo. Kaya nag-switch ako ng volume faders. So, punta naman tayo sa part na gusto ng karamihan. Yung juggle scratches. So, napunta na lang. Ganyan. Scratch button. Actually, hindi talaga ako sa mga ito. Since familiar ako nila ko. So, yeah. Nandiyan mo scratch here. Matataman-daman na rin. Pero nung for years, kung sino marinig yung scratches ko or nag-scratch ko dito sa controller, gagawa ko na another video which is dun ako mag-start ng mga DJ sessions ko gamit ng controller ko. Ngayon, practice tayo ng few scratches. Sana lang hindi siya natataktan. Pwede kang mag-scratch. And yun nga, ito backward and forward scratch. Then kapag naman pinindad mo ulit yung scratch mode, so magiging parang tuning mode lang siya. Yes, for example is gusto mong pagsabihin yung beat ni deck beat kay deck A. So
So pwede mo siya. It's either yes, no, or forward, or go ahead. Para mapag, para mapag-beat match mo siya. And another thing is yung pag mood. So mag-beat na history. Mag-bang mo siya. Happiest to loops. And then air horn. Siyempre na bago pa na makalimutan yung mga collider nabs. So, ang purpose na naman niya is para kung pag-usap ba niya manipulate ng music. So, parang may na so, gamitin na yung filter. Since 3 knobs lang naman siya. Hindi siya katulad ng mga controllers na kompleto ng green, high, medium, then low. Then patakasama na rin yung filter. Kasi meron na tayo dito is gain, treble, then bass. So nag-custom mapping na rin ako dito. Then yung high, yung gain is ginamit na first filter. Kaya makikita nyo ngayon. Naman niya is per sound settings lang naman kaya hindi na natin need na gamitin. And for the last part niya, yung price range niya is hindi naman na siya magbasama sa DJ beginners lang katulad ko. So yung price range sa Philippines is nasa 8 to 9,000. Then, galing kasi siya sa US, so I think a million pa niya is nasa $99 to $100. I have something like that. So, shoutout niya is para sa mother brand na siya talaga nag-regalo niya ito sa akin. So, ngayon lang siya dumating. Pero, hindi naman nagsama. So, yun yung idea is, no? For the next video, gagawa na tayo ng decisive DJ tutorials or DJ sessions with this. Yung my partners. So that will be all today. And thank you for coming.